And I am reading from verse 25 to 35. Luke chapter 22, verse 25 to 35. Are you there with me? Amen. Now here. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel. The Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, "Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles, and the glory of your people Israel." The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too." May the Lord add more blessing upon the reading of his word. Amen. Today, I'd like to share with you from your bulletin the title of our message, "What Child Is This?" Anong klaseng bata ito? And "What Child Is This?" is a Christmas carol that is still sung. It's a very, very old Christmas carol, same in a way as "Whispering Hope" and "O Come, O Come, Emmanuel." This song is also in the 12th century, and this song is still sung in many churches today, especially, and this is written for Christmas. Today, Sister Rose cannot be here, so the singer is gone. But praise God for Google. Google is going to provide us with the song, "What Child Is This?" Let's listen. Shepherds guard and angels sing.
What child is this? Alam nyo, dapat sana mayroong subtitle itong message na ito. And the subtitle would be the uniqueness of Christ. Christ is unique. And if we are going to study the uniqueness of Christ, magsisimula tayo sa Old Testament prophecy concerning His incarnation. Alam nyo ba na mayroong 300 Old Testament prophecies that were fulfilled concerning the birth, the death, the resurrection, the ascension, and the second coming of Christ? Hindi pa siya nakakarating, ay nakita na ng mga propeta. Sinabi na ng mga propeta kung saan siya isisilang sa Bethlehem. Sinabi na ng mga propeta kung ano nga magiging circumstances of His birth. And sinabi na ng mga propeta kung paano siya mag-minister at kung paano siya mamamatay. Sinabi rin na rin ng mga propeta na siya ay babangon sa ikatlong araw. Sinabi na rin ng mga propeta na hindi pa siya nakakarating, babalik siya ulit. And that is one of the last prophecies that is not yet fulfilled, yung kanyang second coming. And alam nyo ba na ang pinakamaraming prophecies sa Old Testament patungkol sa isinilang na Mesiyas ay galing kay Isaiah. Isaiah is the prophet of incarnation. And alam nyo ba na bago isinilang ang Panginoon at ang panahon ni Isaiah noong panahon na siya ay nagpa-prophesy, that was 700 years before Jesus was born. Gaano katagal yung 700 years? Can you imagine 700 years of waiting? 700 years of waiting for the fulfillment of the coming Messiah. And that is the reason why maganda ang pagkakatanong ng awit ng iyon. What child is this? What is so special about this child? What is so unique about this child? And I want you to understand na hindi lang nung siya ay isinilang itinatanong ang mga katanungan ito. Many times when Jesus does a miracle, marami ang nagtatanong, what kind of man? Sa isang pagkakataon may nagtanong, anong klaseng tao ito? Even the wind and the waves obey Him. Kahit na ang hangin at ang mga alon ay sumusunod sa Kanya. And this was taken and this was said during the time when He calmed the storm on the lake while they were sailing. And many times also, something like this is being said of Him. All spoke well of Him and were amazed at the gracious words that came from His lips. And then magtatanong sila, hindi ba ito ang anak ni Jose na karpentero sa Nazareth? My friends, if we are going to study the uniqueness of the Son of God, wow, it would take us probably a year to have that as our theme. But this afternoon, I'd like to tell you the uniqueness of the Son of God in the eyes of Simeon. Sa paningin ni Simeon, the character that we have just read, si Simeon po ay isang debutante. He is a devout and a righteous man during the time when Jesus was born. He was already very old. He is filled with the Holy Spirit. And ipinahayag sa kanya, nireveal sa kanya ng banal na Espiritu na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang Mesiyas. At eto na nga, isa sa mga customs ng panahon yon, after the purification rites of the mother, because after the birth of a son, the mother is going to have, 40 days of purification. After the purification days, ay dadalhin yung baby doon sa temple for dedication. Okay? And that's the reason why we dedicate babies in our generation today. And so nung dinala si Jesus doon, ay nagkita sila. At eto na nga. There are four things about the Lord's uniqueness that will answer what kind of child is He? What child is this? And we are going to answer that in at least four ways this afternoon through the eyes of Simeon.
But before that, in Galatians chapter 4, verse 4, in your bulletin, ganito po ang sinabi, when the set time had fully come, nung dumating na raw ang itinakdang panahon, God sent His Son. Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, born of a woman. Alam nyo, in that verse alone, there are three things that will tell us that God, the Lord Jesus Christ, is unique. The Lord Jesus Christ was not an afterthought. Marami po nagsasabi na dahil nagkasala ang tao, nagkamali ang Diyos sa paglalang sa tao. Kasi makasalanan ng tao eh. So gumawa siya ng plan B, at ang plan B niya ay si Jesus. Nais ko pong sabihin sa inyo na si Jesus ay hindi plan B. Siya po ay plan A from eternity. Wala nang ibang plano ang Panginoon, kundi ang ipadala ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And another thing is, here is a proof sa verse na ito, God sent His Son, which proved His deity, na ang anak ng Diyos ay Diyos. Dahil anak siya ng Diyos, siya ay Diyos. Okay? And kanya lang, ang kasunod noon ay ipinanganak siya ng isang babae. And here is the uniqueness of the Lord Jesus Christ again. He is both man and God. Siya ay tao, siya ay Diyos. Okay? Kaya dual po ang personality ng Panginoon. He is both God and man. Amen? There are four things that are so unique by the Lord Jesus Christ in the eyes of Simeon. Number one, sabi po sa inyong bulletin, Simeon is a desire. This child, the Lord Jesus Christ, is a desired consolation. Sabi po dyan, now there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting. Siya ay isa sa nag-iintay sa konsolasyon ng Israel. Alam nyo, pagka naririnig nyo yung consolation, ayaw nyo ng consolation prize. Gusto nyo first, second, or third. Para magpaliwala yung consolation. Hindi po yun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin po ng consolation ay comfort. Ang ibig sabihin po ng consolation ay siya ang comfort ng Israel. I want to tell you sa Kapaskuhan ito, the uniqueness of the Lord Jesus Christ is, He is not only the consolation of Israel, He is your consolation and my consolation. Amen? Amen? Hallelujah. Now, alam niyo, sabi ko na nga kanina, 700 years bago na fulfill yung mga prophetic utterance about the coming of the Messiah. Now, why is there a need for a Messiah? Alam niyo, si Isaiah is a prophet during the time when Israel was in exile in Babylon. Pagka ikaw ay isang itinapong ka sa ibang bansa bilang alipin, you are longing to go back to your own country. Ikaw ba na ngarap ang bumalik sa Pilipinas? Yes! Malik ang doon sa talagang mga palayas na. Maraming ba doon sa wala nang babalikan? Okay, marami sa akin ay nangangarap pa rin na bumalik sa Pilipinas. Ganun ang nadamdamin ng mga Hudyo nung nandun sila sa Babylon. And they were still dreaming. Here comes the prophet and tells them, you know what? You are going to go back to your own country and the Messiah is going to come. Now, ano ibig sabihin ng Messiah? The Messiah ang ibig sabihin ay the anointed one. Ano ang ibig sabihin ng anointed one? Chosen one. Chosen one for what? He is the chosen one that is going to become the Savior of Israel. Para po kasi sa Israel, alam nyo, ibang-iba ang pananaw ng Israel sa tinatawag na consolation nila. He is someone that will console them of the many years of suffering. And so, pakinggan niyo itong sinabi ng isang manunulat.
For generations, the promises were repeated from father to son, from mother to daughter, from family to family, from the older to the younger, and Jewish children were taught to pray for the Messiah's appearance. Can you imagine that when these prophecies were foretold, the people of Israel begins to pray? And you know what? Sadly, very sad. You know why? Dumating na si Jesus on the third, pagdating ng Panginoon, na-miss pagkit nila. Ano? Hindi nila tanggapin. Hindi ito ang Messiah. Kaya hanggang ngayon, 2016 na tayo, simula nung namatay si Lord, okay? 2016 and 16 years already, mas mahaba pa dun sa 700 years. 2,716 years na sila naghihintay. At ang iniintay nila, yun din ang iniintay natin. Kaya lang sa ikan ka. Amen. You understand what I'm saying? Amen. Because they missed it. They missed the Son of God. Kaya, I want to tell you here that even today, if you go to Israel, you will find many people there that are bowing down their heads incessantly doon sa wailing wall. And they were praying that the Messiah will come, because it is the Messiah that is going to save them from all their misery. Now, of course, the prophecy of the coming of Israel to become a nation has been fulfilled. And they already have their own country, and yet they are besieged from all sides. The enemies in Israel, you are going to look at the map of Israel in the Middle East, napakaliit niya, and all the surrounding countries are his enemies. You understand that? Amen. And they are still praying for the coming of the Messiah. And sabi ng sumulat nito, this prophecy was told from one generation to another. By the time you get to the first century, meaning to say the century when Jesus was born, you have all these centuries of expectation built up. And while it is true that many people were not expecting anything on the first coming of the Lord, kasi nung dumating ang Panginoon, walang masyadong excitement. You understand? Yeah, sabihin mo sa amin, may mga pantas or yung sabi ng iba, three kings. Hindi naman sila three kings, kundi mga pantas. They are astrologers coming from the east because they saw the star that was shining, and it was foretold that the star would come, and that will be the sign that the Messiah is coming. And so kalain mo, ang layo-layo dumayo sila doon sa Bethlehem. And nagtatanong sila, where is he that is born King of the Jews? Because we have seen his star from the east. At least yung nasa malayo, nakita nila yung star. Yung nasa malapit, walang star. Do you understand? Parang yung star na yun ay just a normal star anyway. I do not know. Hindi ko naman natin alam kung yung star na yun lumapit talaga doon sa ano, o hindi naman siguro. Dahil kung lumapit yun, nabayil kamangha-mangha. It might have steered up the whole town of Bethlehem, but it didn't. The only ones that were steered were at least a few shepherds, okay, tending their flocks by night, and they saw the angels singing, Gloria in excelsis Deo. Yun lang ang audience ni Lord nung dumating siya. Can you imagine that? But I want to tell you this. When Jesus started ministering, and he showed signs, because he was performing signs and wonders, one of the trademarks of the Messiah. At one moment in time, tanggap na tanggap siya bilang Messias ng buong Jerusalem. In fact, when he was coming in Jerusalem, naglagay sila ng kanilang mga coat sa daan, at nakasakay ang Panginoon sa isang asno or kabayo, maliit. And they were shouting at the top of their lungs, and sabi nila, blessed is he who comes in the name of the Lord. It is a welcome sign. And the whole town was stirred up, and even the Pharisees were jealous about the coming of this Christ. So for one point in his life, Jesus became
some kind of a rock star, somebody very famous. And they, for one moment, they were convinced that he is the Messiah. And mga kapatid, some Jews thought the Messiah would be a great political leader. Para sa mga Israel, ang iniintay nilang Messiah is somebody that is going to become like Duterte, who is going to save them from their misery, or like Donald Trump, who is going to give them jobs and you know, will bring back the glory of America to make America great again. But you know what? The greatest excitement became the greatest letdown. You know why? Because this person whom they pinned their hopes on died on the cross of Calvary. Because Jesus is not coming as a political Messiah. He is coming to become the spiritual Savior of the world. Kaya iba ang consolation na hinahanap ng Israel. Mabuti na lang na you were born in our generation, sapagkat ang consolation na hinahanap natin ay ang tagapagligtas na magliligtas sa atin. Saan? I want you to understand this. What kind of salvation are we hoping for? We are hoping that Jesus is going to save us from our sins. Hindi political leader, spiritual leader na magliligtas, maghuhugas, magtatanggal at mag-aalis ng ating kasalanan upang nang sa gayon, sa darating na paghuhukom, in the coming judgment, you are not going to be lost because you are already a part of the family of God. Amen. Yun ang kabuuan ng desired consolation. And yet, in Amos chapter 9, verse 11, in your bulletin, this is just one of the many prophecies. In that day, I will restore David's fallen shelter. I will repair its broken walls and restore its ruins. And I will rebuild it as it used to be. Ito ay isa sa mga pangako ni propeta, na sinabi ni propeta Amos, na muling itatayo nila ang shelter, fallen shelter ni David, the tabernacle of David. And the broken walls will be repaired, and the ruins will be restored, and it is going to be revealed. But for us, we have a different kind of consolation. Take, for example, here is a guy, his name is Douglas Maurer. He is 15 years old. He was diagnosed with having a leukemia. And so, dinala siya ng kanyang nanay sa isang hospital sa St. Louis. And he was diagnosed with having leukemia. The doctors told him in frank terms about the disease. They said that for the next 3 years, he would have to undergo chemotherapy. They didn't sugarcoat the side effects. Sabi ng doktor, makakalbo ka, you are going to be bald, and that your body ay magbo-bloat ang body mo, sabi niya nila. Upon learning this, Douglas went into deep depression. And so yung kanyang tiya tumawag sa isang flower shop para padalhan si Douglas ng mga bulaklak isang umaga. And she told the clerk that it was for her teenage nephew who had leukemia. When the flowers arrived at the hospitals, they were beautiful. And Douglas read the card from his aunt. Niya lang na-surprise siya, may palang pangalawang card doon sa bulaklak. At ang sabi doon sa pangalawang card, sabi doon, Douglas, I took your order because I work at the flower shop. I had leukemia too when I was 7 years old. I am 22 years old now. Good luck. My heart goes out to you. Sincerely, Laura Bradley. When he read this, Douglas' face lit up. And for the very first time in many weeks, he has hope. He was comforted. And it is funny that Douglas Maurer
was in a hospital filled with millions of dollars of the most sophisticated medical equipment. He was being treated by expert doctors and nurses with medical training totaling 100 years. But it was just a sales clerk in a flower shop, a woman making $170 a week, who by taking time to care and by being willing to go the extra mile with what her heart told her to do, gave Douglas hope and consolation to carry on. You know what? You and I have this consolation that Jesus came. And because when he came, he became a man. And because he became a man, he is not a stranger to our experience. Yes. He is not a stranger to what you are going through. Alam ng Panginoon kung ano ang mahirap. Alam ni Lord kung paano ang ipinako sa cross. Ikaw hindi mo alam yun. Ay, ako pa naman sa cross? Hindi ba? Again? So, ang ibig sabihin, mas matindi ang naranasan niya kaysa sa naranasan mo. Amen. And because of that, alam niyo kung bakit si Douglas ay nagkaroon ng pag-asa. Kasi sabi nung florist, may leukemia din ako nung ako'y maliit pa. 22 years old na ako. Parang sinabi niya, kang mag-alala, you will be okay. Amen. You're just 15 years old now. You will also reach 22. Amen. At least. Amen? Kasi 22 na ako. Alam mo, parang si Lord eh, bumaba siya sa langit, pumunta siya dito sa lupa at sinabi niya, nahirapan ka sa employer mo, okay lang. Yeah. Nakakit na ako sa langit, aakit ka din. Amen! Hallelujah! Okay? I went through what you are going through. Mas masaklap pa ang dinanas ko kaysa sa iyo. I went through all the things that you have gone through and much even more. And look at me, I am seated on the right hand of the Father. In the same way, God went through. And that is our consolation. Amen. Amen. You cannot trust, kapatid, do not trust in what you are receiving at every end of the month. Amen. 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 Do not trust in what the world can offer you. Let us trust on the one who came already and have gone through our experience. And his name is Jesus Christ. And so, what child is this? He is not only a desired consolation, he is a prepared salvation. Simeon took him in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you can now, or you may now, dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations. I already said a while ago that you are salvation is not an afterthought. Salvation is not a plan B. It always blows my mind every time I read the passage in Ephesians that you and I were chosen, you and I were adopted, you and I are already singled out. The Lord knows you by name. The Lord knows that you're going to be here this afternoon. Amen. And he knows that before the foundations of the world. Amen. Now, if you are going to understand before, bago pa itinayo ang pundasyon ng sanlibutan, kilala ka na ng Diyos. Amen. Alahin mo yun? And you know, pagkaisipin mo talaga, it's going to blow your mind. It is too good to be true. Yeah. And yet, it is true. Yes. Amen. Hello? Amen. Napaka-imposible, and yet, walang imposible sa Diyos. Amen. Alam niyo, hindi siya Diyos kung hindi niya alam ang mangyayari before and after. Amen. Alam na niya kasaysayan mo, kapatid. And the Lord has called you already even before time began. And
It is mind-blowing, and we used to sing that song. Before the world began, you were on his mind. Sing with me. And every tear you cry is precious in his eyes. Because of his great love, he gave his only son. Everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. Para lang lumapit ka sa Kanya. Amen. Dahil before the world began, you were already in His mind. Judaism considers the concept of salvation more national than personal. Noong unang panahon, pagka membro ka, pagka ikaw ay Hudyo, lalo na pinapractice mo ang batas ni Moses, lalo na ang mga rituals katulad ng circumcision, you belong to the family of God. Okay? And sa kanila, ganun yung kanilang concept ng salvation is like this, the restoration of Israel. Restoration from what? Kasi noong panahon na dumating ang Panginoon, they were under the Roman Empire. Okay? Wala silang sariling bansa. So pagka na-restore yung kanilang bansa, that is salvation for them. And then salvation for them is rescue from national enemies, restoration of national symbols, especially the menorah. Yung symbol lang kasi ng Israel ay yung candelabra na pitong lalagyan ng kandila. And then the state of peace among people, the inauguration of the new age to come, the liberation from Rome, restoration of the temple, and free enjoyment of their own land. Kaya one of the dream even of Israel today is yung temple ni Solomon is going to be rebuilt in the place, in the original place where it used to be, na pinag-aagawan ngayon ng mga Arabo, ng mga Palestinians, at ng Israel. At hanggang ngayon, hindi pa rin na itatayo. Now, mark my word, one of the signs of Jesus coming is when the foundations are going to be laid, and when this temple is going to be erected, then the Lord Jesus Christ is going to personally come at Mount of Olives to judge the world. Okay? Yun ang ano. Sabi nila, the plans are made ready already. Of course, the plans are always there. Kanya lang hanggang ngayon, ay meron pang, that is the hottest real estate on earth today. Okay? Millions of lives have been lost. A lot of wars are being fought because of that few square miles of land in Israel, that is Jerusalem. Okay? And this is still going to be the object, the price of the great war that is going to come, and that is the Armageddon. Para sa Israel, ang salvation na tinatawag nila ay national salvation. But to us, salvation is very personal. And ito po sinabi ni Isaiah, in Isaiah, in one of the prophecies in Isaiah 9:6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Hallelujah. My friends, it doesn't matter how Israel views salvation. One thing that is good is we have the real salvation. Ang tunay na kaligtasan na ipinangako ng Diyos ay naranasan mo at naranasan ko. At yun ay personal salvation.
Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga lang kong sinasabi sa inyo, do not look for any salvation from anyone. Okay? There is no other name given in heaven or under the earth whereby we must be saved. It is not the name of Duterte. It is not even Bongbong Marcos. Amen. Hallelujah. Kayo mga Ilocano. Okay? Forget about Bongbong. Okay? He is not your savior. Okay? And not also Donald Trump. There is only one Messiah. And his name is Jesus Christ. Amen. Hallelujah. What child is this? This child is a promised revelation. A light for revelation to the Gentiles. And the glory of your people, Israel. You see, ang Messias na ito, this child, is a light for the revelation for a revelation to the Gentiles. Alam nyo, in the Old Testament, kasama, yeah, although hindi siya explicit. When I say explicit, hindi siya hayag, hindi siya tahas ang sinasabi na ang mga Gentiles ay kasama sa kaligtasang ipinangako. The full inclusion of the Gentile nation as equal citizens of God in God's kingdom was not explicit in the Old Covenant revelation. Even the prophets who prophesied concerning this were not sure and did not have the complete knowledge at the time. In fact, pagdating ng New Testament, nagkaroon ng problema kasi yung mga Judaizers sa Jerusalem, these are legalistic Jews. They cannot accept that people who believe in Christ, people who become, or even Jewish believers in the covenant community, they cannot accept that they are no longer going to be forced to adhere to the Mosaic law, including circumcision, feast days, and more. In fact, hanggang ngayon, sa Israel, sabi ng isang manunulat, there was a prominent rabbi when asked, why did God created so many Gentiles? Mas marami ang Gentiles kaysa sa Jews. The Jews is a minority population in the world today. And so when a rabbi was asked, anyone who is not a Jew is a Gentile. Okay? Gusto mo makakita ng tunay na Gentile? Tingnan mo ang katabi mo. Yan ay Gentile. Hello? Hallelujah. Okay. Okay, ang ibig sabihin, mayroon daw isang rabbi, tinanong siya. Sabi nagtanong, why is it that God created so many Gentiles? And the rabbi replied, so that there might be fuel enough for the fires of hell. Hallelujah. Oh my gosh. So para sa mga legalistic na Hudyo, ang Gentile ay panggatong. Panggatong daw sa impyerno. Okay? Even today, there are some sectors in Israel, it is unlawful for a Jew to help a Gentile who was giving birth. Because if you help a Gentile to give birth, you are helping to bring another Gentile into the world. If a Jew will marry a Gentile, the Jewish family will hold a funeral service for them. Because the one who married a Gentile is already dead. For the family. And so for the Gentiles, the feeling was mutual. They despised the Jew. But you know what? Here is a promise I want you to take home. The mystery is this. Ito raw ay isang misteryo. Ephesians chapter 3 verse 6. Is it in your bulletin? Yes. The mystery is that through the gospel, sa pamamagitan ng mabuting balita, you Gentiles, hallelujah, you mga Bisaya, you mga Ilocano, you are ears together with Israel, members together of one body, a sharer together in the promise in Christ Jesus. Remember, I told you na mas Hudyo ka pa
kaysa sa Hudyo sa Israel ngayon. Because every Jew today that does not believe in the Lord Jesus Christ does not belong to the commonwealth of the true Israel. You understand that? Because we are joined in Christ. Okay? Hindi tagapagmana ang isang tao na hindi nananampalataya kay Jesus. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, you are a child of Abraham. And everything that God promised to Abraham is yours for the asking. There is no other guy on earth whom God has promised many things. I will bless those who bless you. I will enlarge your tent. Your children will not be counted as many as the stars in the sky and the sand on the seashore. And so, there's another verse. In Ephesians chapter 2, verse 12, remember, at the time, you were separate from Christ. Alalahanin mo, nung ikaw ay hindi pa, hiwalay pa kay Kristo. Amen? Kayo na kasama na ni Kristo ngayon, kayo na tumanggap sa Kanya, kayo na naglingkod sa Kanya, kayo na nagmahal sa Kanya, alalahanin niyo ito, nung hindi pa kayo kasama niya. Ay ganito kayo, excluded kayo from citizenship in Israel. Now, I do not mean to say, you don't go to the Israeli embassy and tell them, hey, I am a Jew. Don't do that. I am telling you a spiritual thing. Okay? Here is a spiritual wisdom. Sabi niya, you are separate from the citizenship in Israel. You are foreigners to the covenants of promise. Ikaw raw ay estranghero, banyaga, sa covenant ng mga pangako. Wala kang pag-asa without hope. Wala kang Diyos sa mundong ito. My friends, today, I don't want you to go home without hope and without God. I don't want you to go home excluded from the citizenship in Israel. I don't want you to leave this place that you are foreigners to the covenant of God's promises. This is the light that God gives us. Ito ang liwanag na ng kapahayagan para sa mga hintil na katulad mo at katulad ko. Hallelujah. We have more to thank God than the Jews. Mas marami daw tayong ipagpasalamat sa Diyos kaysa sa mga Hudyo. Alam niyo kung bakit? Kasi originally, parang hindi ka kasali eh. Sabi ni Apostol Pablo, dahil yung mga natural na mga sanga ng punong kahoy na olibo ay hindi sumunod, binali yung sanga niyon. At yung pinagbalian, ikaw ang itinungsong. Okay? Itinugsong ka lang. Kumbaga sa nag-aral ng biology, markot or grafted ka lang. You have been grafted in. Okay? Hallelujah. Hindi na bali. I am grafted. Yes. And kung ano ang tinatanggap ng ibang sanga sa ugat ng punong kahoy ngayon, yun din ay tinatanggap ko. Amen. And that is the reality of our salvation. That is a revelation to all of us this afternoon. Alam niyo, you and I are given this privilege. You and I are given this privilege. You are very far off before. Isa pang verse na nagsasabi, napakalayo mo noon, ngunit ikaw ay inilapit sa Kanya. My friends, we have more to thank God than the Jews. Amen. At least we did not miss the first coming of the Lord Jesus Christ. They missed it. Kaya lang ang pangako ng Diyos sa mga huling araw, the Jews will cope up. They will soon realize that Jesus is the Son of God. And when they do so, we and them are going to become heirs together in Christ. Hallelujah. This is the plan of the ages. This brings us to the last but not the least, number 4.
What child is this? This child is destined. A destined contradiction. The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed." Batang ito, sabi niya, ay nakadestino na upang maging dahilan ng pagkakalugmok at pagkakataas ng marami sa Israel. Siya rin ay isang magiging sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed. And you will notice that in the Bible, especially in the New Testament, from the Gospels all the way to the Book of Acts, you will find many, many people that rose and fell. Hallelujah. Now, of course, all the emperors fell. The Christianity is a persecuted religion in the first and up to the 5th century. Hindi nyo malapansin? Lahat ng emperador sa Roma, namatay na. Si Hitler, patay na. Ang mga Kristiyano, dumadaming hanggang ngayon. Amen. You understand? Praise the Lord. I want you to understand that this is what God has in opportunity. And na maaari nga ikalulugmok mo or ikatataas mo ang pangalan ng Panginoon ngayong araw ngayon. You have a choice. You can embrace Him or you can reject Him. Or you can just be someone like Nicodemus, who came to Jesus by night. And when he was told that except a man be born again, he cannot understand it. And yet he left a believer, a silent believer. Para bang hindi niya masakyan ang salita ng Panginoon. At sa pagkamatay ni Lord, doon na lang niya ipinahayag ang kanyang tunay na conviction na siya ay mananampalataya. Hindi siya katulad ni Apostol Pablo na tagpuan niya ang Panginoon on the road to Damascus. Hindi siya katulad ni Cornelius, na bagamat siya ay isang sundalo, ay meron siyang takot sa Panginoon at nakilala niya ang Panginoong Jesus, and he was filled with the Holy Spirit. My friends, in the many, many experiences of people, you can either be a friend of God or an enemy of His. Because this child is already destined for contradiction. What are you going to do with him? Alam nyo, merong verse sa 2 Peter chapter 2, verse 8 in your bulletin, "He is a stone that causes many people to stumble, and a rock that makes them fall." Siya raw ay isang katulad ng isang bato. Okay? Na ikinatitisulan ng marami. Ngunit at siya rin ay isang bato that makes them fall, na nalalaglag sila. They stumble because they disobey the message, which is also what they are destined for. Alam niyo ba na, this is verse 8, 2 Peter verse 8. Ano yung verse 9? 2 Peter 2 verse 8. Verse 9 is quite different. Ang sabi doon, "But you are a chosen generation." Again? Ikaw ay... First Peter ba? Okay, First Peter. First Peter pala. So it's wrong. First Peter 2:8 din yung sinabi ng ito kanina. Okay. Ang kasunod noon, sa verse 9, it says, "But you are a chosen generation." Hallelujah. Ikaw ay pinili na henerasyon. Hindi ka kasama noong matipisod. Amen? Hallelujah. Awawa ka naman kung matipisod ka. Again, a stone that causes people to stumble. You know what? Romans 1:17 also said this, "I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew and then to the Gentiles." When I was still young, I visited a friend. And he was working as a supervisor in a rubber plantation.
How many of you have been to a rubber plantation? Amen. Is there anyone here who have been to a rubber plantation? If you have not been to a rubber plantation, the only thing that you will have memory of a rubber plantation is it stinks. Okay? The smell is very bad. You know? The rubber that is dripping from that tree, once it is treated to become rubber, is very, very foul odor. And you know what? I told my friend, sabi ko sa kanya, the smell is awful. And my friend said, it doesn't smell bad to me. It smells like money. Hallelujah. Amen. It smells like money. You see, he had a good job with the rubber plantation. He's a supervisor there, and he earns a lot. And so para sa kanya, the smell is not foul. It is money. Same thing with the Lord Jesus Christ. If you are worldly, Jesus smells, or Jesus stinks to you. But if you are a believer in Him, He is Lord of all. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, do not be ashamed of the gospel. Amen. Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Amen. First to the Jew, then to the Gentiles. Hallelujah. Today is the third Sunday that I am doing this. And I want you to understand that the Lord Jesus Christ, the God whom we are serving, the God whom we believe and trust, is a unique person. You and I haven't discovered Him yet. There are still so many things that were written about Him, and we barely scratch the surface. My friends, this is the child we are talking about. Shall we all rise? Sing the song, Jesus, we enthrone you. We proclaim you are here. Hallelujah. Thank you.
close your eyes with me. As you close your eyes, kapatid, kung naririto ka sa kauna-unahang pagkakataon, marahil ay pangalawang beses o pangatlong beses na naririto ka sa aming gawain, ngunit sa hapong ito, narinig mo ang katok ng banal na Espiritu sa puso mo na nagsasabi, ako ang iyong Diyos na iniintay, ako ang iyong consolation, ako ang iyong kaligtasan, ako ang kapahayagan para sa iyo. Mayroon kang choice ngayong hapon upang tanggapin ako or i-neglect ako. Yan ang sabi ng Panginoon. You have a choice to receive me or to reject me this afternoon. Kapatid, kung narito ka at nalalaman mo that the Holy Spirit is knocking at the door of your heart and telling you that today is the day of your salvation. Nais ng Panginoon na maging bahagi ka ng kanyang kaligtasan. Nais ng Panginoon na maging bahagi ka ng kanyang pamilya. Kapatid, nasa sa iyo ang pagtanggap, nasa sa iyo ang pagtalikod sa mga imbitasyong ito. Ngunit sinasabi ko sa iyo ngayong hapon, huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya, sapagkat ang bawat isa sa amin ay katulad mo rin lang, makasalanan. Ngunit, katulad mo ngayon ay hinamot kami ng Diyos upang maglingkod, tanggapin siya, maglingkod sa kanya. At kapatid, hindi kami nagsisi na ginawa namin yun. At ganoon din, hindi ka magsisisi sa gagawin mo ngayon. And so ulitin ko ulit, kung alam mo na wala kang ugnayan sa Diyos, kung alam mo na wala kang relationship sa kanya, kapatid, ito ang kaligtasan na sinasabi ko kanina. Nais ng Panginoon na magkaroon ng relationship sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Tinatanggap mo ba ang pagmamahal niya sa iyo? Napakasimple lang. At kung ang kasagutan mo ay, yes, Lord, I love you and I know that you died on the cross for me. And I love you, Lord. If you have been brought to that realization already, ay hindi mahirap ang tanggapin ng Panginoon. And so, narinito ka. Salamat, nais kong gawin mo. I want to pray with you, kapatid. Nais kong ipanalangin ka sa Panginoon. Nais kong i-endorse ka sa kanya. Salamat, gagawin mo. Taas mo ang kamay mo. And I am going to pray for you right now. Right now. Wherever you are. Yes. Yes, thank you for the time. Another one there. Yes. Yes, thank you, Lord. As your hands are lifted, I want you to close your eyes. Kung maaari po, dalawang kamay itaas natin. And tayo mananalangin sa Panginoon. Ikaw na katabi ng kamay na ito, ipatungo ang kamay mo sa kanyang banal. Mananalangin tayo ng prayer of dedication. Kapatid na nagtaas ng kamay, sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo, Lord, salamat po sa hapon ito. Lord, narinig ko ang iyong tinig. Lord, ang mensahe ngayon ay para sa akin. Lord, tunay nga na napakatagal ng panahon na ako ay malayo sa iyo. Tunay nga, Lord, na iniiwasan kita sa mahabang panahon. Tunay nga, Lord, na ako ay malayo sa iyo. Sabihin mo sa kanya, Lord, salamat sa anyaya mo sa akin. Sabihin mo sa kanya, tinatanggap ko, Lord, ang imbitasyon mo sa akin. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Lord, sa lahat ng aking mga pagkakamali, mga maling desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Lord, simula ngayon, ako ay magtitiwala sa iyo. Simula ngayon, ako ay susunod sa iyo. Simula ngayon, Lord, pag-aaralan ko ikaw. Kikilalanin kita higit pa sa narinig ko ngayon. And Lord, salamat po sa panibagong araw, sa panibagong buhay, sa panibagong pagkakataon. Lord, sa iyo ay inihahandog ang aking kahapon, ang aking kasalukuyan,
kasalanan ng aking kinabukasan. And then sa panghuling salita ay sabihin mo, I love you, Lord Jesus. Panginoon, maraming pong salamat sa aking mga kapatid na ito. Salamat sa ginagawa mo sa puso nila sa mga sandali ito. Dalahin ko na ang Banal na Espiritu ang siyang mag-complete, Panginoon. Nang sinimulan ng iyong salita ay tatapusin ng iyong Banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo. And Lord, salamat sa araw na ito, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng iyong salita, sa kapangyarihan ng iyong dugo, nang siyang naghugas ng aming mga kasalanan. Sa iyo ay ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa natatangay pangalan mo lamang, awitin po natin, minamahal, minamahal mo. Minamahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba pa kamo na